Utang ko siya ng panin. Utang kong buhay ko sa father niya. Kaya minabuti ko siya, natulungan din siya. Kasi kung hindi dahil sa father niya sir, patay na ako sir. Sa akin na sir, Pan, sir, God works in mysterious ways. Sa bawat taon sir na na-extend yung life ko, may mga nire-reveal sa akin sir na binuhay kita dahil that is one of your purpose. Kasi nung iniwan ko sa sir ng 15 years ago sir, dahil na reassign yung unit namin, nagtuloy-tuloy ako contact sa mga leaders dito sir, kasi alam ko sir, hindi pa kami tapos dito. Marami pang dapat gawin dito sir. Do not withhold good to those who need it, if it is in your capacity to do it. Natutunan ko talaga dito sir, bilang isang sundalo, kung kaya mong tumulong sa kapwa mo, huwag na huwag mong pigilan sarili mong tumulong. Kahit na hindi sundalo sir, kahit na simpleng Pilipino ka lang, gawin mo hanggat kaya mong tumulong, lalong-lalo na kapag kailangan ng tao na yan tumulong. Buhay sir yung usapan. Tinaya nilang buhay nila para sa amin. Tinaya namin yung buhay namin para sa kanila. Paakyat dito sir, Panser. Yung gusto kong maiyak. Nakita ko ng dami ng bahay. Nakita ko yung mga bata. Yun pala yung result ng Panser. Pagpupursigi namin dati. Buhay ko, buhay ng mga kasamahan ko. Karir ko, karir ng mga kasamahan ko sir. Tinaya namin dito. Na hindi namin nakita ito sir na pan. Na ito yung maging resulta niya. Balang araw. For part 2 sir na pan. Ng destiny ko or calling ko bilang isang sundalo. Sa totoo lang sir, hindi ko alam sir kung saan papunta to. What I'm more interested sir is i-continue ko na gawin yung purpose na binigay ng Panginoon sa akin. Binigyan niya ako ng pangalawang buhay, binigyan niya ako ng opportunity na to. And all I have to do sir is continue sir yung will ng Panginoon sa buhay ko. Yung sitwasyon na to sir, hindi to aksidente. Kaya every moment sa nabinigay sa akin, alam ko na God-ordained moment yan. Kaya I always stand up to the challenge.